Nakilala ko itong Alive 2 months ago nung minsang naimbitan akong dumalo rito para makinig ng seminar. So happened that time hindi talaga ako interesado yung sa mga sinasabi ng speaker. Hanggang after 2 months, tinawagan ako ng misis ko dahil nagtatrabaho ko as a reflexologist. Tinawagan niya ako, sabi niya yung anak ko may sakit, nilalagnan. So umuwi ako mula sa trabaho, papunta sa aming bahay at nakita ko yung anak ko talaga na inaapoy ng lagnat. So dinala namin siya kinabukasan ng umaga sa doktor, isang private clinic. Ang sabi, tonsil. Tonsil lang. So naniwala kami, minum siya ng mga antibiotics. Pero nagtataka kami, nagiging worse at sinusukan niya lang yung mga gamot na tinitake niya. So nagpa siya kami mag-asawa, ang misis na dali siya dito sa San Lazaro Hospital. Unfortunately, pagdating doon, inadmit niya siya dahil nagsisimula na bumagsak ang kanyang platelet from 166 na bumaba siya ng 66. So inadmit siya, day 1, medyo okay pa siya, kumakain pa ng konti. Pero after 2 days, hindi na siya talaga tumitikim kahit tubig, hindi na siya nag-detect ng kahit ano. So ang ginagawa lang talaga ng hospital ay magkabit ng dextrose sa kanya. Doon lang kami umaasa dahil naramdaman namin na dehydrate yung bata. So sinisikap lang namin siya uminom paunti-unti. Sabi ko sa'yo talaga sinusuko niya. Hanggang sa pang 5 days na sa hospital, isang doktor yung nakatingin sa itsura niya dahil may pumasok na isang batang dengue patient din. Nakita yung kaibahan ng anak ko doon sa batang pinasok na mas bagsak talaga sa yung anak ko. So, nung pinapulse na siya, tinupulsan yung kanyang paa, kanyang kamay, napaka-weak, napaka-hina na. Kaya nagsimula na yung doktor magtawag ng mga nurse para yung anak ko ay ipasok sa ICU. So, nung nasa ICU na siya, nag-uusap kami mag-asawa dahil nung time na yun ako nagbabantay sa kanya. Ang nangyari ay inihahanda kami ng doktor for blood transfusion. So pinaganap ako ng donor, 2 taong donor para sa 2 bag na dugo. So happened that time wala kami makuha, wala kami pera. So ang tingbabalik yung nurse, ang tinatanong sa amin, nag-bleed na ba? Nag-bleed na ba? Pero wala nga dugong lumalabas. Maliban sa pumutok na yung mga labi niya, doon nagkaroon ng mga konting dugo-dugo siya. At tinatlo yung swerong tinabit sa kanya. Maraming mga ginamit na gamot, puro IV o intravenous na tinatawag, sinasaksa sa swero. Kaya lang, talagang walang nag-effect. Gumamit na rin kami ng herbal at mga ilang mga produkto na inire-recommenda sa amin, isinusuka lang ng bata. So, nag-iisip na ako, nung kinunan siya ng dugo, mula doon sa ringgila, nakita ko kung paano kinuha ng medtech yung dugo, napakalapot niya at maitim-itim. So, nung nakita ko yung dugo na yun, na kailangan pang kalugin ng medtech para ilipat sa isang bote na kung saan testing yung dugo niya, naalala ko yung seminar ng isang doktor na Dr. Estrita na kung saan pinakita niya ng isang taong kumakain mga junk food, after 1 hour, lumalapit yung dugo. At ipinakita niya from that demo na nag-take yung matanda ng isang capsule ng Alive. After 1 hour, pinakita yung effect na kung saan yung kanyang blood cell ay naging buhay na buhay. Mula sa pagiging malapot, naging napakaganda ng kanyang dugo. Naisip ko yun, so sabi ko, parang wisdom na rin ng Panginoon sa akin, in that particular time na nasa critical na kalagayan ako, naisip ko, bumili ng Alive capsule. Nung dumating ang misis ko, wala siyang dalang pera, kundi 700, hiniram ko yung 500 niya at medyo parang dalawang isip pa nga dahil wala na talaga kaming pera. Ang aming pag-asa na lang ay salinan siya ng dugo na talagang laban loob ko dahil alam ko magiging effect sa bata ng pagsasalin ng dugo, hindi rin mabuti. So tumakbo ko ng Ortigas, punta ako sa building ng AIM Global sa 3rd floor, nakipag-usap ako sa isang ahente, nakiusap ako at binigyan niya ako ng isang pack, ng isang banig na 10 kapsula yung laman nun. Dali-dali, dinala ko sa ospital at pagdating ko doon, ang narinig ko na sabi ng doktor, hindi na siya pwede uinom ng marami, kundi sip lang ng tubig o fluid. So nakita ko, may pagkakataon pa. Iniligay ko sa baso na mga 3/4 lang ang taas ng gatas mula sa baso. Inihalo ko yung isang capsule, pinalas ko mula sa capsule niya, iminix ko sa gatas niya, tinikman ko muna, sabi ko parang lasa mga avocado, pinanin ko sa anak ko. At after 1 hour talaga, nakatutok lang ako sa skin niya, sa labi niya kung ano mangyayari. Yung unang 1 hour na yon, parang walang effect. Maliban sa nakita ko yung labi niya mula sa pulang-pula, naging parang medyo orange siya. Sabi ko, parang ano ah. Pero sabi ko, hindi ako naniniwala, walang mangyayari dito. So after 3 hours, pinainom ko uli siya. The same method, pinansip ko lang sa kanya.
At nung hindi siya nagsusuka, natuwa ako. So tinuloy ko ulit after 3 hours noon, hanggang 5 o'clock in the morning, nag-start kami ng treatment ng 5 o'clock ng hapon. 5 o'clock in the morning, nakaka-apat na kapsula siya. Pag-gising niya, humingi siya ng isang basong gatas, humingi siya ng pagkain at nakita ko kung paano siya talaga na nabuhay, nagsigla yung katawan niya. Ang nakita kong effect talaga ng Alive, una, yung color ng skin niya, nakita ko kung paano umepekto yun sa dugo. Pangalawa, yung appetite niya, talagang nabuhay appetite niya, kumain siya. At mula dun sa oras na yun, narising ko ng madaling araw hanggang alas 12, maniniwala ko siya, hindi, maraming pwede magpatotoo sa amin, sa mga kasama namin na sa ICU. Yung anak ko, nasa ICU, pero nag-break brain na siya. So ganun ka-tremendous yung pangyayari mula nung mag-take siya ng Alive. Naniniwala ako na yung Alive capsule ay ginamit na instrumento ng Diyos. Hindi kami nagsasalita ngayon dahil sa kanong bagay, kundi nagpapatotoo kami upang malaman ng maraming tao na ang produkto na M-Global, especially ang Alive capsule, ay naging very effective sa aking anak at naniniwala rin ako magiging effective din to sa ibang tao. Alive!